Ipapakita ko ngayon sa inyo kung paano ang mag-graph. So, sa pagka-graph, pumipili ako ng yan, mature na rootstock. Actually, lahat naman ng mga rootstock ko, lahat ng mga plants ko mature. Hindi na ako bumibili ng mga pentel pen size, mga ganito lang kalaki dati yung nabibili ko online. So, dun pa lang sa pagpapabuhay ng rootstock, hirap na hirap na ako. So, how much more pag tag-graph pa? So, eto, yan, very established yan. Ilang years na siguro, baka 3 to 4 years na tong rootstock ko na to. So, pag mag-graft, meron tayong blade. Okay. Meron din tayong cutter. Meron tayong alcohol. Meron tayong stretch tape. Nabili ko lang to sa Ace Hardware o kaya sa National Bookstore. Meron yan. Then, tissue paper or basahan. Okay, pampunas. Okay. So, eto mga napapanood ko lang din. Tapos, trinay ko. 3 years na ako nag-graph. Ngayon lang ako nagiging successful. Kasi nga, a trial and error naman talaga. Bili ako ng bili ng rootstock, bili ng mga sayon, pero hindi naman successful. So, ngayon, nasi-share ko lang ito based on experience din. Okay? Trial and error talaga. So, nakikita ko sa kanila, binabasaan nila yan. O, ayan. Para ma-disinfect. Okay? Mawala kung ano man bacteria or kung anong meron. Okay? Even the blade. Disinfected na sila. So, ingat lang po sa paggamit ng cutter. Minsan cutter, minsan blade ang ginagamit ko. So, tanggalin natin yan. Tanggalin natin yan. Okay? Para hindi tayo mahirapan. So, i-cut na natin. Wait, tanggalin pa natin yan. I-cut natin. Careful lang po. Okay. Medyo may itim pa. Bawasan pa natin. Konti pa. Ayan. Malinis na siya. Okay. So, punasan natin. Dagta. Okay, madagta yan. Yan, okay. Then, humanap tayo ngayon ng sayon na idudugtong natin. Tingnan natin dito kung saan may mahaba na ito. Kaso lang wala siyang. Ito, mahaba na yung sayon niya. Pwede na natin putulin dito. Tutubo na siya. Ito, pinutol ko siya dati. Nag-i-sprout na din siya. Okay. Dinugtong ko, green off ko yan. Ngayon, nag-i-sprout na siya. 1, 2, 3, 4. May apat na sprout. Okay, so tutuloy na natin. Okay, yan. So, ito na ngayon ang sayon natin. Pink. Pink ang bulaklak nito. Okay. So, punasan natin. Umili lang tayo ng siguro ilan, 1, 2, 3, 4. Okay, since dikit-dikit yung nodes niya, dikit-dikit yung mga nakasmile na yan, dyan kasi tutubo ang sprout, so pwede na yan mga 5 to 6 siguro na nodes, no? Dati kasi hindi ko alam, dati ang haba kong mag-cut hanggang dyan. So, ang tumutubo lang din naman pala mga 2 to 3, no, sprouts. So, yan. Putol tayo dito. Yan. Okay na. Ipatong lang. Nakapatong lang. Okay. Tapos, itong stretch tape natin. Mura lang po ito sa Ace Hardware.
Tatlo lang tayo. Ipatong lang. Ba natin. Konting banat lang. Enough na nakahold yung sayon sa iyong RS. Okay. Ikutin lang po. Napakadali. Stretch tape. Oops, naputol. Ingat-ingat. Kaya medyo mahaba. Maikli yung ginamit ko na stretch tape. Kaya napuputol siya. Okay? Habaan nyo lang po medyo. Huwag magtipid sa stretch tape. Ayan. Tapos na po. Tapos na. So, lagyan natin ng label. Ito ay 1, 2, 3, 4. Body 4 in 1. Apat na varieties po yan. Isang si Butterfly Dream. Ito si Yuyi. Ito Red Triple. Kasi hindi ako particular naman din sa mga labeling. Kahit yung mga varieties ko dito, hindi ako particular sa ID, sa name of ayan, of the variety. So, ano lang, gusto ko lang iba-iba ang kulay. So, yun pala, important din na ma-label natin. Marami akong green off, walang mga label. So, ito, wala ding label yung pinagkuhanan ko. So, lagyan ko lang muna para lang may code. Para may code lang. No? Lagyan na lang natin siya ng pink.